Hello na putol kanina. Ito yung Nanlian Temple. Andito po ako sa loob. Napakaganda po dito. Yan po. Pakita ko po sa inyo. Yan po. Nanlian Temple. Ito po siya. Ito po yung mga water lily. Yan. Water lily. Yan po ah. Ito na yung dragon. Napakaganda. Alam po ba ninyo sa Thailand, ever since na I've flyed and go to Thailand, ang gaganda po doon, kasi sa Thailand po, isa po sa mga sign ng dragon. One of these days po, pagka okay na yung panahon, lagi po ako nagpa-flight sa, well, sa iba't iba rin po naman bansa. Lagi po akong kasama ng boss ko kasi meron po akong alagang bata. Lagi po ako sinasama. So, nakakarating po ako sa iba't ibang place. So, pag nagpunta po ako doon, iba-vlog ko po talaga para po sa inyo, hindi man po kayo makabisit sa place na yon. At least kahit papaano, maisama ko naman po kayo, mapanood naman po ninyo through sa akin video. Kaya, sana po, samahan po ninyo ako palagi sa aking mga ini-upload na video. Kasi gusto ko pong ipakita sa inyo ang sightseeing dito po sa Hong Kong place. Katulad po ngayon, nandito po ako sa Tianlian Temple. Yung pong labas sa pinakita ko sa akin kanina sa live, yung po ay garden. So, napakaganda po niya. Hindi lang po kami pwedeng pumasok sa loob na yan kasi nakasara. But the thing is, napakaganda po talaga. Ito po yung mga tinatawag na bonsai. Every puno po dito, mayroong mga numbers. Yan po, oh, nakita po ninyo yan, yung code. Kaya, kahit sa loob at labas po, nilalagyan po nila ng mga code. Napakahalaga po ng mga puno dito. Ito po yung napaka-live na, yung buo at saka buhay na bonsai na talagang pinapangalagaan po nila. Ito po ang sinasabing jasmine, orange jasmine, ito po siya. So, yan na po yan. Yan. Di po ba? Ito pong isa. Anong pangalan ito? Yan po oh. Ang sarap po ng panahon dito. Ngayon po medyo hindi na po masyadong mainit. Makaka-relax po pagka meron ka makikita mga puno. Kasi talagang green is very, ano po siya, talaga sa nature. Ito po ang tinatawag na Chinese banyan. Ficus microcarpa varicosifolia. Yan po. Yan po yung bonsai na yan. Napakahalaga po yan. Inaalagaan po talaga sila dito. Kaya, yan po. Nakita po ninyo yung mga building na yan sa likod. Yan po ang marami din po mga Pilipina na nandyan po yung mga boss, employer. So, nandito po kasi ako sa gitna. Ito po yung sinasabing Tianlin Temple dito po sa Hong Kong. Yan po. Yun po yung dalawa kong kasama. Guys, say hello! Yan. Siya po yung dalawa kong kasama dito. Ito pong isang bonsai na to. Ito po yung Buddhist pine. Yan po. Sabi po nila, isa po ito sa pinakasikat na banyan tree dito po sa buong part ng Beijing. Ito po siya. Nakita po ninyo yung dalawang. Napakaganda. Ang gaganda po ng mga puno. Kasi nature lovers po kasi ako. Kaya lahat po ng green talagang napakalamig sa mata. Gustong gusto ko po siya. Lalo na po itong bonsai na ito. Ito po. Yan. Kita po ninyo, napakahalaga po niya sa kanya. Kahit po mapuputol na, nilagyan talaga nila ng support para po hindi siya magkahiwa-hiwalay. Yan po. At eto naman po, ito po yung tinatawag sa Pilipinas na bougainvillea. Right po? Eto po yan, oh. Brazil, bougainvillea. Bougainvillea, yan. Sa Pilipinas po, marami po yan sa atin. Pero napakaganda po ng bulaklak. Ano po? Yan. Ano po ninyo yan? Na, parang ayoko umalis dito kasi napaka ano po. Napaka ito po yung gitna ng temple. Sabi po nila, pagka pumapasok ka dito,
you need to kneel down, down your knee, and then magsalut po kayo. Like, hawak ng dalawang kamay, and then magbow po kayo sa kanila. But this time po, dahil po pandemic, hindi po ito nila ginagawa ng ganong tradisyon kasi bihira po yung mga tao na nandito so far, ilan-ilan. Kaya yan po. Pero para sa akin po, may tao o wala, napakaganda po ng place na to, promise. Babalik-balikan ko po to, although malayo po ito sa bahay ng boss ko, pero hindi po sa gabal ang layo kapag gusto mo po talagang puntahan ang isang bagay. Yun po yung aking na-figure out sa aking sarili. Kasi sa tagal ko na po dito sa Hong Kong, although first time ko pumunta dito sa loob, hindi po magiging sagabal sa isang tao ang place na gusto mong puntahan as long na kaya mo. Yun po. Yan po siya yung water lily. Di po ba ang ganda? Nakaka-relax kahit maraming problema ang bawat isa. Basta makita mo po yung ganitong style. Di po ba? Ako po kasi napaka... Sagrado po kasi sa akin ang mga lugar na pinupuntahan ko. Kasi hindi po lahat ng tao ay nabibigyan ng pagkakataong makaalis sa ating bansa. Siguro I'm one of the lucky person na nakarating po sa iba't ibang bansa. Which is I'm being so thankful dahil kahit saan po ako pumunta, ako po ay ginagabayan ng nasa sa taas. Nagpapasalamat po ako dahil yun. Ang alam ko po, ang isa pong hawak nating sandata, umalis man po tayo sa ating lugar, ay yung pong unang pakikisama, yung very eager kang gawin ang isang bagay na alam mong tama, huwag kang gagawa ng alam mong hindi tama sa kapwa mo. Kasi once na gumawa ka ng isang bagay na tama, all the way through, magiging mabait po sa iyo ang panahon. At tuloy-tuloy po lahat ng pangarap na gusto mong abutin. Ito po yung isang symbolic na bato. Napaka, ano po nito? It said, how do you find the whereabouts of yours in the city there are woods and there are wanggang yung nag-create po nito ay taga province of China. It said, Yantan colored stone. Ang ganda po niya, di po ba? May mga ibig sabihin po yan. Ito naman pong isa. Linbi stone. When the wind blows, animals lower their heads. Their roar resound. Through the empty mountain night, it seems that the Tianmu rock has what? Has fly to this forest? Wow. This one is quite good. And this one also. Yan po. Iba't iba po kasi ang ibig sabihin ng mga bato na ito. Although nakakainganyo kasi to be honest po with you, first time ko po talaga makarating sa place nito. In my almost 2 decades here in Hong Kong, this is the first time po na nakita ko itong ganitong museum. Temple po kasi itong tawag sa kanila. Pero sa atin po kasi museum. Yan. Iba-iba po ang klase ng bato. Napakarami. At gusto ko pong lumabas. Kasi, yan po. Ito na po yung labas niya. Yan po yung temple. Ang mga nakatira po diyan ay... Yan po yung tinatawag ng ministeryo. Yung iba po, mga monk. O, eskwelahan po yan. Yan. Ang ganda po talaga yung place na po. Nakaka-inlove po. Nakaka-inganyo. Lalo na po sa ganitong hapon. Nakaka-good vibes. Nakaka-good vibes po talaga. Kasi... Yan po. Iba-iba po ang klase ng bato. Di po ba? Ang gaganda. Yan.
Minsan po sabi nila, huwag mong aksayahin ang oras or panahon as long na you have to show something to everyone. So, sa nakita po ninyo sa ganda ng temple na ito, wala na pong gaganda. Isa po ito sa pinakamagandang temple dito po sa Diamond Hill, Hong Kong. Sa Yanli Garden. Pero ito po yung labas po garden, ito po temple. Ang ganda-ganda po. Nakaka-good vibes kasi palibot po siya ng green. Ganda ng mga bato, ano po? This is the big rock that I already video earlier. Yung pagpasok ko po dito. Ngayon, that's the end of ito. Nandito po ako sa gitna ng temple. Ayan. Ang ganda po dito. Ito po yung nag-guardia dito. Sinasaway po niya yung mga taong pasaway. Napakatahimik po dito. Ito po yung complete package ng mga stone dito po sa buong temple. Paligot po yan. Ito na po siya. Yan. Ito. Paganda pa di po ba? So thank you so much guys. Ito po yung temple para po makita ninyo. Gusto ko pong i-share sa inyo. So you po again, doon po sa garden. Please subscribe po sa akin pong channel. At asahan po ninyo ang aking pagyakap din sa inyo. Maraming salamat po. Don't forget to subscribe po yung channel ko. Salamat.